Hello guys, pakita ko po to sa inyo. Lulutuin ko ngayon ay pasayan, tapos ihalo po siya sa bigas. Bago pa po siya ihalo, ang pasayan ay lulutuin muna. So, ito po ang kailangan sa pasayan. Garlic, onions, tomatoes, tapos sa lagyan ng magic. Lagyan din po ng asin. At ito naman yung yung pasayan ay lagyan po siya ng kurkum. Yung kurkum naman po ay pangtanggal sa amoy. Pagkatapos nito mga 10 minutes ibabato siya mga 10 minutes. Pagkatapos naman ay i-ano siya, kaning hugasan. Kasi amoy yan talaga, maamoy yan siya. Lalo na linagay na siya sa freezer. Maamoy talaga yan. So, ihalo to siya. Tapos, i-ano siya mga 10 minutes po talaga. So, pakita ko po to sa inyo mamaya paano to gawin yung pasayan, shrimp. Paano to siya gawin na inahalo siya sa bigas. Pero na lutuin na po tong nakaluto na po, na linuto na po to yung pasayan bago ihalo. Okay, sige mamaya. So, ito na po. Ito na po. Naglagay ko na yung lamas po. Mantika, onions, tomatoes, garlic. Okay. So, ito na po ang pasayan. Tapos ko na nahugasan. Haluan siya ng maayos. Tapos lagyan nito ng ano to siya, pang tanggal sa amoy at pang kulay sa kanin. So hayaan mo na to mga 30 minutos lumabas yung tubig sa pasayan. Pagkatapos lumabas ng lagyan naman po siyang sabaw. Ito po ang sabaw. Lagyan ng sabaw, tapos pabukalan po siya hanggang pong 30 minutos. Ito po ang maluto to mamaya. Sige po. Ito na po guys, lumabas na po ang sabon niya. So luto na po to ang pasayan, luto na po siya. So ang gawin niya, ilagay natin tong iyang ingredients, yung itim, black lemon yan, black lemon, yung tabi sa black lemon na left side is kamon. Sa right side naman is kanang paminta. Yung sa sa harapan po talaga is curry. Ito po ang mga ingredients sa mga Arabic. Okay. Tapos ko na to nalagyan ng asin at saka magic. So, ang gawin nito is siya? Sabuan siya. Tapos 30 minutos na siya. Luto na po siya. Okay na po to. Pagkatapos naman lulutuin naman po ulit yung mga yung pasayan. So mamaya pakita ko po sa inyo ano po ilagay. So ito po, nakatimplado po to siya. Tapos yung sabaw ay hindi po to itapon. Ang sabaw is isabaw to siya sa bigas. So masarap to talaga kasi timplado to ang sabaw. Tapos yun ang isabaw sa bigas. So, ang bigas is masarap din. May timpla siya.
So, ganito po ang ano sa kuwit, yung pagluto. Okay. So, mamaya ipakita ko sa inyo ang pagluto sa pasaya naman. Paano na po to siya? Pahalo na po sa bigas. Okay. Ang bigas naman po, ito naman po ang bigas. Ito, nakababad po siya sa mainit na tubig. Okay. So, mamaya naman po yung bigas pakuluan na naman to. Mga 10 minutes lang po talaga kasi ano, nakababad na po siya sa tubig na mainit. So, madali na lang yun. So, ganito po ang ginawa nila. Bakit ibabad sa tubig ang bigas? Kasi, ang ano nila is, matanggal yung tinatawag nila na, makapangjabitis. Diba sabi nila, pag kumakain ka ng bigas na marami, dyan din ang makaroon po kayo ng diabetes. So, parang matanggal yan. Binabad ang tubig na mainit, mga 15 minutos, tapos itapon to siya. So, yung mga ano sa bigas, nakatapo na. So, ito po ang ano nila dito. So, sana sa atin, sa Pilipinas, gawin natin ng ganito, no? Kasi sa atin, solid rice po tayo. Breakfast, panghalian, panghaponan. Dito, sa isang araw, kaisa lang po sila kumakain ng kanin. So, dapat tayo sa Pinas ay mag-ingat talaga sa pagkain natin. Gawin natin ito. Ibabad siya sa mainit na tubig, pagkatapos itapon mo bago i-ano. So, ang bagay dito is, magpakulo ka ng tubig, tapos i-ano mo ang bigas. Ilagay mo ang bigas. Yan. Pagkatapos, luto na ang bigas, itapon mo naman yun ang tubig. So, ang daming trabaho dito kung magluto ka ng kanin. Daming trabaho, hindi pareho sa Pilipinas na isahan lang po, ilagay mo lang yun, pakuluan, pagkatapos, pahinaan ng yung apoy, yun na. O rice cooker, hayaan mo lang yun, iwanan mo lang yun, pero dito hindi. Daming processing po. Okay? Ito na po guys, inilagay ko na po yung onions, garlic, at saka green chili. Ito po, onions, garlic, at saka green chili. Tapos ilagay natin to yung, ito na po yun ang pasayan po. Tapos ito po ang asin at saka magic. Ihalo lang maayos hanggang maano siya. Ito naman po, ilagay natin itong dahon to siya. Parang nasa atin, para po siyang pasyutis. Pawala lang po talaga sa pawala sa amoy. Okay. Tapos, ito naman po ang lagyan ng bigas, ang sabaw po, lagyan ng bigas. Okay. Ito po, ilagay po natin to, lagyan po to siya ng yogurt guys. Yogurt sa Pilipinas is yogurt. Yogurt po siya talaga sa Pilipinas, parang alam po. Lagay po to siya ng yogurt. Tapos, lagyan ng tomato paste. Lagyan po ng tomato paste. Okay. So, ganito, ihalo lang po to siya. Ihalo to, mga 20 minutos po. Ano na to siya? Luto na po to siya. Ito po ay ihalo sa bigas po. Ganito pala to. Mamaya ipakita ko paano to ilagay pala. Ito po, ang bigas po. Pag naluto na to siya, itapon ang tubig, tapos yun na. Magkasama na to at ang bugas.
Okay, ganito po ang paggawa ng ano, pasayang saka rice po. So, ito na po ang kanin, guys. Ito na po. Ang half lang to. Tapos, ilagay ito siya sa gitna. Ito po ang pasayan. Ganito po ang pagluto ng pasayan. Mahirap talaga pag walang humahawak sa ano, sa cellphone. Ito na po siya. Tapos, takpan to siya talaga. May rice pa. Ganyan po, tinakpan po siya. Pagkatapos naman, i-ano to siya, kana ano ba yun? Pag ilagay na to siya sa malaking plato, ilagay sa lamisa, parang kulay pula siya. Dahil sa pasayan sa ilalim nga pula ang kulay niya. So, ganyan yun. Okay, so mamaya, pakita ko naman yung pinakalas po. So ito na po guys, ang pinakalas, lagyan po to siya ng kulay. Mahilig po sila dito na may kulay. Tapos ito naman po, yung pasayan kanina ay hinahati ko, ang kahati, yung linagyan ng robe. Linagyan ng robe at saka onion, green chili. So, ito naman po ang kalahati. Ang linagay nito is ano lang po? Onions, yung dahon. Iwan ko ano to sa Pilipinas. Parang hindi ko to nakita sa Pilipinas. So, ilagay to siya. So, ito na po. Dalhin na po to siya sa dalhin na po to siya sa loob. Kakain na po sila. After 10 minutes po, finish na to. Mahirap talaga walang maghawak sa ano. Sige, ito po ang ano, yung pasayan na hinahalo sa bigas. Ito po. Okay, thank you.